Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, pagluluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Bibigay rin po ako ng dobling paggalang sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeda, the end time prophet of our loving God, at ganun din po sa patuloy nating pag-aalaala sa mga ginintuang aral at turo ng ating beloved assistant pastor Lina si Almeda. Pagbati din po sa kanilang mga beloved children at ganun din po sa inyo mga minamahal na kapatiran, mga baguhan at mga datihan. Hallelujah! Praise the Lord! Buong puso po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na kami po ay dumating na sa 27th taon ng paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kanyang dakila, awa at habag. Mga minamahal, bago po ako na-save sa gawain ito, meron po akong matinding karamdaman at yan ay ang karamdaman sa baga na sobrang nagpahirap sa akin. Noong mga araw na yon, nang ako po ay may karamdaman, grabe na po yung aking sobrang physical na pagiging payat at grabe po yung aking naramdaman na yan. Subalit, nang ako po ay masave sa gawain ito, na ako po ay nakinig sa mga turo at aral ng ating beloved Pastor Willie Estrada Almeda, sa kanyang paunang panalangin, ang aking pong karamdaman, sakit sa baga, yan po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus nang wala po akong ininom na kahit na anong gamot. Pasalamat ko rin sa mahal na Panginoong Jesus ang kagalingan sa karamdaman ng aking beloved mother na siya din po ay mayroong leukemia na mga panahon na yan. Ang kanya pong leukemia ay pinagaling din ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoong Jesus. Alam niyo mga minamahal, nito lang pong Tuesday, nagkaroon po ako ng bisita sa bahay, galing po ng probinsya. At umaga po nang siya ay gumising, o para siya ay magbanyo, nagtataka ako bakit napakatagal ng sister na yan sa banyo. Kaya ako po ay pumunta sa kwarto at meron po akong ginawa. Alam niyo mga minamahal, aleluya! Paglabas po ng sister na yan sa banyo, wala pong kabog-kabog, siya po ay bumagsak na lamang. Siya po ay hinimatay at wala nang malay. Pagkakita po ng yun ng aking beloved mother, tinawag po ako ng beloved mother, sabi niya, alika dito, tignan mo yung nangyari sa kanya, alam niyo mga minamahal. Pagkakita ko po dun sa beloved sister, nangingintim na po yung kanyang bibig, malamig na po yung kanyang buong katawan, at wala po ako ibang naisip. Alam niyo mga minamahal, lumuhod po ako sa bati pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nanalangin po ako, sabi ko, mahal na Panginoong Jesus, sa unang panalangin na ating beloved pastor, demonyong kamatayan sa sister na to, ay pagalingin mo to sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Alam niyo mga minamahal, ilang minuto yung nakalipas, bigla pong nagkamala yung beloved sister. Siya po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! Salamat, mahal na Panginoong Jesus, sapagkat sa oras ng kagibitan, wala kaming ibang matatakbuhan sa pamamagitan naman ng panalangin. Sa unang panalangin natin, beloved pastor, anumang uri ng karamdaman, yan ay yung tinutugon at pinagagaling. Salamat, mahal na Panginoong Jesus. Bagamat marami pagsubok at dumating sa aming buhay, ngunit patuloy at patuloy na nagliligod sa mahal na Panginoong Jesus, sapagkat siya lamang nabibigay ng katatagan sa aking pananampalataya. Alam yung mga minamahal, 3 months ago, yung abang mingkod po ay inalok ng isang trabaho. Isang trabaho na alam kong napakaselan at hindi ko kakayanin sapagkat magkakaroon po ng isang world-class maritime school na itatayo sa isa sa mga probinsya sa Dakong Norte. Sabi po sa akin ang mayari ng paralan, Ma'am Dragura, ikaw po yung napili ko para mamahala sa paralan. Alam niyo mga minamahal, hindi po ako sumagot. Hindi po ako nagsabi ng yes or no. Sapagkat sa aking kakayahan, alam ko hindi ko kakayanin yan. Ngunit pinaisip sa akin ng mahal na Panginoon na mag-ayuno. Last December, tumakbo po ako sa Dako ng Pampanga. Nag-include po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, kung ito po'y kalooban mo,
Ito po ay aking tatanggapin, ngunit sasamahan mo ko, mahal na Panginoong Jesus, sa ganang akin. Hindi ko po ito kakayanin. Nangingipo ako ng sign sa mahal na Panginoong Jesus. Kung ito po ay magmamaterialize ang paralan na ito, sabi ko, mahal na Panginoong Jesus, ang lahat po ng mga plano ay yung pinano para sa akin, mahal na Panginoong Jesus. Alam yung mga minamahal, pagdating ko po dito sa Maynila, last Wednesday, nag-PM po sa akin yung may-ari ng shipping agency sapagkat kataya po ang isang shipping agency ng isang itatayong world-class maritime school dito sa Pilipinas. Ang sabi po sa akin, Mrs. Tragura, magkakaroon tayo ng isang general meeting, Dumaluka. Alam niyo, mga minamahal, sabi ko, akong kaloban po na mahal na Panginoong Jesus sapagkat kagagaling ko po ng Ayuno, nanalangin po ako, pinanalangin ko kung ito po ay kaloban na mahal na Panginoong Jesus. Nagulat po yung may-ari ng shipping agency, sabi niya, wow, Mrs. Tragura, you are truly a spiritual person. Yeah, hallelujah! Hallelujah. Salamat, mahal na Panginoong Jesus, sapagkat ikaw ang aking itinataas. Sa iyo ko na nanalangin, sa iyo ko nangingin ng wisdom. Yes, hallelujah! Alam niyo, mga minamahal, yung hiningi kong sign sa mahal na Panginoong Jesus upang tanggapin ang world-class maritime school na ito na itatayo, ay binigyang kaganapan ng mahal na Panginoong Jesus sapagkat ang memorandum of agreement na i-deploy ang simulator sa paralan na yan, yan po ay napirmahan na noong nakaraang araw. Salamat, mahal na Panginoong Jesus. Maraming maraming salamat. Bagamat hindi ka rapat dapat, alam kong may layo na ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sapagkat wala na ako ibang iniisip, kundi humayo at tumayo pag ipalaganap ang kanyang banal na salita. Maraming salamat, mahal na Panginoong Jesus, mga pagpapalang ito, bagamat hindi ako karapat dapat. Maraming salamat, mahal na Panginoong Jesus, sa aking anak na nasa ibang bansa ngayon, ha? Kinakailangan niyang tapusin ang 2-year course na full all expensive ng paaralan para sa scholarship na yan. Alam niyo, mga minamahal, tinatawag sa akin yung beloved daughter, sabi niya, ma, ang hirap-hirap, ang hirap-hirap. Sabi ko, anak, huwag ka sumuko, lahat yan ay pagsubok sa atin. At nung isang araw, tumawag siya, ma, salamat sa mahal na Panginoong Yesus sapagkat lahat ng mga exam ko, binasa ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Salamat, mahal na Panginoong. At lolobin na may 1 month sem break. Sabi niya, ma, yung 1 month sem break kailangan kumita sa Pilipinas. Ngunit paano yung ticket, ang back and forth? Hindi po yan sasagutin ng paaralan sapagkay kailangan tayo ang gumastos. Alam niyo, mga minamahal, nanalangin ako sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, wala po akong back and forth na plane ticket para sa aking anak. Subalit, totoo, mahal na Panginoon Jesus, siya ay dumidinig ng mga panalangin. Amen, hallelujah! Hallelujah. So kaya sa susunod na linggo, ang aking anak ay uuwi para magbakasyon para sa kanyang 1 month sem break. Maraming maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kung kaya't lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila, ay tanging sa iyo lamang, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Oh, glory to God.